Nakikita ko sa batang yan, may mga katangian ko ng bata pa ako. Diba, sabi nga ni Lolo Jules tsaka ni Mang Pepe, dahil sa pagiging tagabantay mo? Hanggang ngayon, nalilito ako. Nung bata ako, iniisip ko na baka regalo sa akin ng tatay ko yung mga abilidad na yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Marami pa akong mga katanungan sa sarili ko. Kaya kailangan ko na siyang mahanap. Wala pa nang tayo magkakilala. Ihihintayin ko yung araw na yun. Tayong dalawa ang mag-ahari sa mundo ng mga tao. Pasensya ka na, ha? Hindi kasi ako tinitigilan ng anak ko. Pinahanap ka niya sa akin. Bakit naman po? Gusto lang namin magpasalamat. Ano nga pala ulit ang pangalan mo? Rosario. Salamat, ate, ha? Ang tapang mo talaga. Gusto ko, paglaki ko po, eh maging katulad niyo. Salamat din, April. Pinasaya mo ako sa sinabi mo. Tama. Alamusan muna tayo. Lo, meron po sana akong hihilingin sa inyo eh. Ano yun na po? Ngayon pong napalabas ko ng paano ng karunungan sa Baka La Cruz. Baka po pwede ko lang gawin yung matagal ko nang binabalak. Ang hanapin ng tatay mo, ganun ba? Opo. O sige, ako mismo ang sasama sa'yo para hanapin natin ang tatay mo. Talaga po? Oo ba? Maraming salamat, Olo. Matagal ko na po kasi talagang gusto makita ng tatay ko eh. Nakita ko, nung kausap mo yung mag-inang yun, nakita ko masaya ka. Masaya po talaga ako, Nay. Masarap sa pakiramdam na may natulungan ka, may naligtas ka sa kapahamakan katulad ng batang yun. Iisip ko lang, marami kang napangarap gusto ng tatay mo para sa'yo. Pero baka nga hindi para sa iyo, anak. Yung nakita ko kanina, kung paano ka pinasasalamatan ng bata at kung paano ka naniyakan. Nakita ko yung saya mo, sabi. Yun ka. Basta anak, kung ano man pa ang pagdedesisyon mo sa buhay mo, ang gusto ko lang, maging masaya ka. Kailan
kilala ko si Mr. Eliasar. Sa kanya ako nagtatrabaho noon. Mula pang binatilyo ako hanggang nakapamilya ako. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Mr. Eliasar? Oo. Pag may pagkakataon ako, dinadala namin siya ng anak at apo ko. Mari niyo ba kami samahan sa Mr. Eliasar na sinasabi niyo? Sige po, samahan ko kayo sa kanya. Maraming salamat. Yan ang sinasabi ko noon pa. Kailangan natin ng pagbabago. Plano. Kasi lahat ng tagapantay. Ama, nangangamba na ang mga kalahin natin sumasama sa operasyon natin. At umatake na naman ang umuusik sa ating kagabi kasamang tagabantay. Pinatay nila ang mga kalahin natin na kumukuha ng bata sa Sampaloc. Sensya na po, Ama. Pero kailangan tigilan na natin ang puro pagpaplano na yan. Hindi ba kailangan natin unahin, hanapin ang tagabantay at patayin? Yan lang ang solusyon dyan. Hindi solusyon ang iniisip niyo. Upo kayo! Magbibigay sa atin ng mas malaking problema yan. Ang mahalaga, ang makalahi ay dapat mag-ingat sa bawat kilos nila. Dapat malaman nila kung ano ang dapat gawin para hindi tayo umabos sa ganitong sitwasyon ulit. Kaya, ano po yun, Ama? Dagdagan mo intelligence group. Kailangan ating malaman ang bawat kilos ng makalahi at bawat kilos ng makapatiran. Ayoko ang tumangyari ulit. Masusunod pa kami. Paano na po ang tagabantay, Ama? Anong gagawin natin sa kanya? May tamang panahon para sa tagabantay. Ituon niyo ang inyong atensyon kung paano natin papabilis ang mga plan natin para sa isla. Chate. Kayo po ba si Mr. Eliasar? Ako nga. Ano sa atin? Meron ba kayong restaurant noon at appliance store sa Binondo? Tungkol saan ba yun? Nagagawi po ba kayo sa Santa Barbara nung araw? Meron ba kayong kakilalang Amelia? Wala akong natandaan. Sigurado po kayo? Oh, kahit matanda na ako, matalas pa rin ang memorya ko. Meron ba kayong kilalang negosyante na mayari ng restaurant at appliances nung kapanahon ng nagnegosyo pa kayo sa Binondo? Ang makakasagot na yun ay yung taong bumili sa aking negosyo. Kanin niyo binenta? Nako, iho. Pinagmamalaki ko yung taong bumili sa aking maliit na negosyo. Dahil dito, nagsimula ang kanyang yaman. At ngayon, bilyonaryo na siya. Siya ang may-ari sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sino po siya? Si Mr. Alejandro. Samuel Alejandro. Teka, kukuha pa ako ng ibang pictures. Si Amelio at si Mr. Alejandro. Dati magkasintahan. Minsan, meron akong nakilala ng babae. Galing sa probinsya, tagal ng panahon yun. Yun ang babaeng minahal ko ng kakaiba. Sino yun? Yung first love nyo? Maaari mo sabihin yun. Kaya lang hindi ko na lang po ano nangyari sa kanya. Kung saan siya nagpunta. Kung nasan siya ngayon. Pero sabihin ko sa'yo, ako minahal ko siya. Mahal na mahal. Hello. Naalala ko may sinabi sa Ansel Sambal. Mayroon siyang isang babaeng minahal na taga-probinsya. Pero bigla siya na itong iniwan. Sa palagay ko yun ang nanay ko. Umalis siya nang hindi niya sinasabing buntis siya kay Sir Samuel. Pero bakit niya inilihim? Maaari po si Sir Samuel ang tatay ko. Ito ang Haring Aswang. Ang pinakamalakas at pinakamabagay sa kanilang lahat. Siya po ba yung pumatay sa nanay ko?
Isa na kami nagkaharap ulit. Sa isip ko nun, akala ko, mapaghiganti ko na ang nanay mo. Pero nakatakas siya. Nabigo ako. Tay, nakita niyo na po siya na anyong aswang. Pero yung itsura niya bilang tao, nakita niyo na po ba? Kaya nga hanggang ngayon, hirap kaming hanapin kung sino siya. Hindi namin matukoy kung sino ang haring aswang. Dahil kahit sino sa amin, hindi nakakita ng anyong tao ng haring aswang. Huwag ko kayong mag-alala. Mahanap at mapapatay niyo rin siya. At pagbabayaran ng haring aswang na yan, ang ginawa niya sa nanay ko. Alam kong nakita mo ang reaksyon ng council kanina. Nag-uumpisa na sila magtanong, bulungan. Nagtataka sila kung bakit parang ayaw mong ipagalaw ang tagabantay. Kailangan kong gawin ang dapat kong gawin. Patiksyonan ng anak ng dilim hanggang hindi pa siya handa. Pero hanggang kailan, Samuel? Hanggang kailan may tatago ang katotohanan sa kanila? Tama si Mama Ama. Pag nalaman ng mga kalahay natin ang totoo, magagalit at masisira lahat ng plano natin para sa kalahi. Hindi masisira. Dahil pinangahawakan ko ang pangako ni Saragnayan na malapit ko nang makuha ang tagumpay. Kailan, Samuel? Nasa pahid natin si Juan. Malapit na mangyari yan. Baka naman, nangyayari na ngayon. Ang ibig sabihin, posibleng si Mr. Samuel Alejandro, ang tunay mong ama? La, kaya po pala nung una pa lang kami magkita ni Sir Samuel. Mag-aana po ang loob namin sa isa't isa. Lo, eh kaya palang init ng ulo nyo kay Sir Samuel eh. Ex pala ng anak nyo. Ang kapalaran nga naman, kung magbiro, hindi mo malamang kung matatawa ka, may iyak, magagalit. Uyaman mo pala ko, Juan, no? Diba, milyonaryo yung tatay mo? Kaya ibig sabihin, milyonaryo ko na din. Ikoy, hindi lang milyonaryo, bilyonaryo! Shhh! Diba kayong dalawa? Hindi yaman ang mahalaga. Ang importante, yun, makikilala na ngayon ni Juan kung sino talaga ang tunay niyang ama. Tama, Lola Belenyo. Ang isa pa, hindi tayo nakakasiguro kung si Samuel nga ang tatay ni Juan. Ito, kailangan ko makausap si Sir Samuel. Kailangan ko makasiguro. Juan? Hello? Sir Samuel, pwede ko ba kayo makausap? Importante ba? Nasa gitna kasi ako ng meeting ngayon eh. Ay, hindi yun, Sir Samuel. Kung kailan lang ko kayo libre. Kasi yun, kailangan ko kayo makausap na personally. Mukhang importante nga yata. Sige, ganito na lang. Tatapusin ko yung meeting ko. Okay ba sa'yo yun? Sige, Sir Samuel. Maraming salamat to. Pasensya na po talaga kasi importante lang po talaga eh. Sige, Juan. Magkita tayo mamaya. Salamat po. Anak, iatid na kita mga inanak ko na sa inyo. Tay, gusto ko kayong tulungan hanapin ang haring aswang. Gusto ko may magawa para ipaghiganti ang nanay ko. Rosario, nag-usap na tayo tungkol dyan. Ayoko nang balikan pa ang usapin na yan. Pagkatapos ba nangyari, namunti ka na mapahamak? Naamin ko po, mali po yung ginawa ko noong nakaraan. Dapat sinunod ko yung mga sinabi ninyo. Pero Tay, kung itutuloy niyo yung training ko, pinapangako ko sa inyo, magiging masunuring estudyante po ako. Hindi na ako susugod sa mga laban na hindi ako handa. At lahat po ng gagawin ko, may permiso ninyo. Gusto ko lang po talagang matutong lumaban sa mga aswang. At kung hindi ako papayag? Wala na po akong magagawa doon. Hindi ko naman po kayo mapipilit eh. Pero tayo kagaya ng sinabi ko sa inyo noon, hindi niyo rin po ako mapipigilan na maghanap ng ibang paraan para lumaban sa mga aswang.
Mahala ka talaga sa nanay mo. Hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto. Nakilala ko kayo, para nahanap ko na rin yung sarili ko. At gusto kong ipaglaban ang pinaglalaban ninyo ni nanay. At pagkatapos kong malaman kung paano niya ibuhis yung buhay niya para naligtas ako, hindi ako matatahimik hanggat alam ko na nasa paligid at naghahasik na lang yung mga aharing aswang na yan. Kaya ka pa. Gusto ka na. Mukhang importante itong pag-uusapan natin, ha? Ano problema, Juan? Lali, sasamuin nga kaya ang tatay ni Kuya Juan? Pwede. Huwag mo sabihin nawawala na ang kabamobilen. Tungkol sa paghahanap ni Juan sa tatay niya. Hindi. Nandun pa din. Pero baka naman mali ako. Baka naman dahil sa nangangamba ako na kapag makita ng aking apo ang tunay niyang ama, baka mapalayo na ako sa kanya. Sir Samuel, pasensya na po kayo pero may gusto lang po kasi ako sa inyong tanawin kaya pinapunta ako kayo dito eh. Sinabi ko naman sa iyo, Juan, pag may kailangan ka sa akin, huwag kang mahihiya. Oh. Bakit ang tahimik mo? Ano ba ang problema, Juan? May naalala lang po kasi ako. Yung babae po ba na sinasabi niyo yung taga-probinsya? Taga Santa Barbara po ba siya? Oo. Bakit mo alam? Sir Samuel, Amelia po ba pangalan ng babae tinutukoy niyo? Juan, bakit alam mo? Oo, ang pangalan niya, Amelia. Sandali nga. Bakit? Saan ba pupunta itong usapan na ito? Ito po ba yung babaeng sinasabi niyo? Sabi po kasi nung ipagtanong ako sa Santa Barbara, isang lalaki lang daw po nakarelasyon ng nanay ko. At kayo po yun. Sir Samuel, maaari po bang nagkaanak kayo ng nanay ko? Maaari rin po ba na kayong tatay ko? Kung ang totoo si Amelia, Juan, kung nagbunga man ang pag-amahala na yan, sa edad mo yan, may posibilidad ng anak kita. May isang paraan para malaman natin ang katotohanan. Mayroong paraan, Juan. Isma. Habang naghihirap ako sundin si Ama sa lahat ng mga plano niya. Ayan si Juan. Pinoprotektahan na naman niya sa mga kalahi natin. Kael, kailangan na nating tanggapin na kahit sirain ni Juan ang lahat ng operations natin, mga plano natin sa isla,
ipagtatanggol pa rin ni Samuel ang bastardo niya. Ano yun, Ma? Paano kung tuluyan makalatama ang kalahin natin sa nangyayari kay Ma? Kael, hindi mo naiintindihan. Pero ang lahat ng nangyayari ngayon, sang-ayon sa lahat ng plano ko. Darating ang araw, papatayin ni Samuel ang anak niya kay Amelia. Sa pamamagitan ng DNA test, mapapatunayan natin kung mag-ama nga tayo, Juan. Kaya ako kayo yung pinahalit. Bakit po, Sir Samuel? Ano pong sabi sa resulta ng DNA?